Okay, hello po. Ha? Attorney Tam, balito na naman tayo sa Quezon City Hall of Justice. Okay? Pangalawang vlog, second vlog, ngayon 2023. So, parehong sistema pa rin tayo, dito pa rin tayo para magpa-cute. Okay, dito sa vlog na ito ang sasagutin natin. Madalas ko na itong nadi-discuss sa mga ibang vlog ko. Okay? Pero, marami pa rin nagtatanong. Okay? So, yan ang style ko. Pag marami nagtatanong, kahit na nadi-discuss ko na sa ibang vlog ko, gagawa ako ng separate na vlog. Okay? So, ito yung sasagutin natin ngayon. Attorney, paano po kung may warrant na pero hindi naman po nahuhuli? Ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari, attorney? Eh, naka-warrant na eh. May warrant na ako, attorney, pero hindi pa ako nabibail eh. Ano pong mangyayari sa akin yan? Attorney, hindi ni Manda ko eh. Na-warrant na. Pero hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon eh. Ang tagal! Ano pong mangyayari doon sa kaso? O, yan. So, ibig sabihin, itong vlog natin, ang matutulungan natin dito, sasagutin natin yung tanong, both ng accused at saka ng complainant, yung nagreklamo. Okay? Or, sa criminal case nag-apply ito, hindi sa civil case, walang nawawarant dyan. So, makinig kayo ha, dalawang ano to, para sa dalawang party to, para doon sa complainant at saka doon sa accused, anong mangyayari pag kayong warrant, nandyan lang, na-issue lang, pero hindi pa sumusuko, hindi pa nagbe-bail, o hindi pa nahuhuli yung accused. Kaninang umaga, galing ako sa Makati. Nag-hearing ako sa Makati, tapos nag-hearing ako sa Mandaluyong. Humabol ako kasi magkatabi lang yun eh. Isang tawid lang ng tulay yun. Okay? Tapos ngayon, nandito na ako sa Quezon City Hall. Kaya lang, reset. Okay? Reset yung hearing ko sa MTC. Kaya nagpunta ako dito sa kabilang building kung nasan yung mga RTC kasi mas mas tahimik dito. Dun, medyo magulo, daming tao, ang galing ako dun eh. O, dito na ako, kaya dito ko na lang, magma-vlog na lang ako. Diba? Kaysa tatambay ako, sa cellphone, sa FB, mag-i-chismis sa mga bagong ano, update sa mga artista, diba? Magma-vlog na lang ako. Okay, simulan na natin, ha? Doon muna tayo sa tanong ng complainant. Private complainant muna. Okay? Attorney, na-issue na ng warrant yung dinidemanda ko. Dinidemanda namin, okay? May warrant na, nag-follow up kami. Pero nakailang buwan na, nakamahigit isang taon na, attorney. Nakadalawang taon na, nakatatlong taon na, attorney. May warrant na, pero hindi pa rin daw nahuhuli. Ano pong mangyayari doon sa kaso, attorney? Ano nga ba ang mangyayari sa final ng complainant na kaso? Kung halimbawa na-issue na yung warrant, pero wala, hindi nag-bail, hindi sumuko o hindi nahuli yung akusado. Okay, diretso yun na kita. Ang mangyayari dyan, no, kung ikaw yung private complainant, dahil follow up ka ng follow up, ang kulit mo, hindi dismiss ni judge yan. Hindi, joke lang. Wala lang, kailangan mo lang maghintay. Ayun, huwag ka na magre-reklamo kasi hindi mo naman, huwag ka rin magalit sa akin, hindi ko rin tapakong hanapin yung akusadong dinimanda mo. Seryoso na. Kung ikaw yung complainant, at hindi pa nahuhuli, hindi pa sumusuko, hindi pa nagpapiansa yung accused, yung case na final mo, yung warrant, buhay lang. Yung kaso, buhay lang. Okay? Asa korte lang yun. Pending lang siya. O, hihintayin mo na lang na mag-bail siya, mahuli siya, o sumuko siya. Basta sinasabi ko lang sa'yo, ina-assure lang kita, kasi kadalasan tanong ka, Tony, hindi na po nahuhuli, mawawala na po ba yun, madidismiss na po ba yun? Hindi. Okay, andun lang siya. No, lagi lang, buhay lang yung kaso. Okay, naka-warrant lang siya. O, punta naman tayo doon sa accused. Ganun din, attorney, hindi pa ako nahuhuli, ilang taon na eh. Ha? Naka-warrant lang ako eh. Paano yun? Buhay lang lagi yung kaso mo. Lagi ka lang naka-warrant, patago-tago walang lagi sa mga polis. O, yan ha. O, sinasagot na natin yung tanong ng akusado. Attorney, may warrant na ako, tagal na akong hinahanap pala ng mga polis, pero hindi pa ako sumusuko, hindi pa ako nagbe-bail eh. Hindi pa rin ako nahuhuli, nandito lang ako sa ano ko, sa tiyahin ko. Dito lang ako sa baby lab ko. Wala, buhay lang yung kaso mo. O, pending lang yun. Ano kala mo, maluluso yun. Kala mo, attorney, madidismiss na ba yun? Kasi hindi pa ako nahuhuli, hindi madidismiss yun, buhay lang yung kaso mo. Attorney, may hit pa rin ba ako noon? Oo naman, syempre. May warrant ka nga, hindi ibig sabihin. May hit ka, di ba? May kaso ka sa NBI, may kita sa NBI, magre-reflect na may kaso ka. Hindi kita tuturuan dito na, ano yan, malulusaw yung kaso ba? Hindi ganun yun. So, sinasagot na natin yung tanong ha, complainant, o for accused ka,
kung hindi man mahuli yung accused, hindi man sumuko, o hindi man siya mapiyansa, naka-warrant lang siya lagi. Buhay lang lagi yung kaso. Nandyan lang lagi sa court niya kung saan man na-assign yun. Kung sino man yung court na nag... Kung saan man court na na-raffle yan at nag, yung si judge na nag-issue ng warrant, nandun lang lagi yan. Lagi lang siyang pending, buhay lang siya. Okay? Ang big question ngayon, ito ngayon ang tanong. Attorney, bakit hindi umuusad yung kaso? Kung hindi pa nahuhuli o hindi pa sumusuko o hindi pa nagbe-bail yung accused. Attorney, bakit hindi nagumalaw yung kaso ng ano ko, ng asawa ko? Yung pinay ko complain. Attorney, bakit wala nang nangyari? Porkit hindi pa sumusuko, ganun na lang yun, ganun na lang yun. Maraming beses ko na-discuss yan, okay? Lalo na doon sa vlog ko na petition for bail, napanood nyo na ba yan? Tsaka yung sa iba pa, okay? Ang reason, uulitin ko ulit, ha? Basic. Okay? Kasi hanggat hindi sumusuko o nahuhuli o nagbe-bail ang accused, kung ikaw yung accused, no? Lagi ka lang nakawaran, ha? Dahil hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka nagbe-bail, hindi ka nahuhuli, walang jurisdiction ang court over the person of the accused. Over sa'yo kung ikaw yung accused. Di ba kung napanood yung vlog ko na tapos na mag-bail, kailan ang arraignment? Panoorin nyo yan, okay? Madalas ko nang inuulit sa mga vlog ko na once na nahuli na ang accused or sumuko siya or nag-bail siya, ang pag nag-bail ang accused, voluntary surrender yun, dahil pumupunta ka sa korte. Sinusuko mo na yung sarili mo doon sa korte. Doon palang uusad yung kaso, doon palang aandar yun, doon palang isiset ng arraignment. Kasi, okay na. Meron na ako sa'yo, may power na ako sa'yo. Ikaw yung ako yung korte, ikaw yung accused, may power na ako sa'yo, set na kita ng arraignment. Pero agad hindi ka nahuhuli kasi kaya nga ang korte nagpa-issue ng warrant of arrest para makuha niya yung jurisdiction niya over dun sa accused. Okay, kung nag-issue ako ng warrant of arrest, hindi pa naman nahuhuli yung accused. O di hindi muna tayo gagalaw. Kasi pagka nahuli na yung accused o sumuko na siya, dun ko na isa-set yung arraignment. Di ba? Arraignment, tapos tuloy-tuloy na yun. Pre-trial, trial, ganyan. So kung hindi pa nahuhuli yung akusado, hindi pa siya nag-bail, o di wala muna, naka-warrant lang muna siya. Yan ha, basic na yan, Tagalog na yan ha. Ano ka naman sabihin mo? Attorney, wala nang arraignment. Ano ka agad? Convicted ka agad, trial agad. Proseso yan, part ng proseso yan, dyan ka nasisimula sa arraignment eh. Attorney, anong sinasabi mo dun sa vlog mo na kasong walang warrant? Bakit doon hindi naman nag-issue ng warrant? Hindi naman nahuli yung akusado, hindi naman sumuko yung akusado, lalong hindi naman nag-bail yung akusado kasi wala namang warrant. Pero bakit sinet ng arraignment? Okay? Medyo exception yan, no? Pero mauuwi rin yan sa ganitong sitwasyon. Bakit? Exception siya in a sense na, hindi nga muna nag-warrant eh. Hindi sumuko. Hindi nag-bail, kasi wala kang warrant eh. Bakit magpapiyansa, di ba? Wala kang warrant. Okay? Ang exception lang dyan, kasi sinet ka na kagad, pinapaset ka na kagad ni judge ng arraignment, kahit na hindi ka naman winarant, hindi ka naman sumuko, hindi ka naman nahuli. Okay? Ba't ka nga naman huli, wala namang warrant. Pero kahit na exception siya, ano mangyayari kung hindi ka sumipot dun sa ano, sa araw ng arraignment? Di ba? Sinabi ko yun dun sa vlog na yan. Exception lang ito in a sense na hindi ka kagad pinawarrant eh. Hindi ka sumuko, hindi ka inaresto. Pero may order si judge na ito ang date ng arraignment mo at saka ng pre-trial mo. Ngayon, kung hindi ka sisipot dun sa araw ng arraignment mo, ano ba yun? O di yun din, yung basic din na pangyayari, warrant ka. O ngayon, balik tayo sa tanong natin. Attorney, paano kung hindi pa rin nahuhuli, hindi pa sumusuko, hindi pa nagbe-bail? O, hindi ka rin din. O, hindi ka rin din. Tulog din muna yung kaso. Nauwi rin tayo sa kaso. Kaya lang siya naiba ng konti kasi pag-akit ng kaso sa korte, di ba, galing ng piskal yan. Pag-akit ng kaso sa korte, hindi ka muna pinawarant ni judge eh. Di ba? Normally, pinawawarant ka agad, like kung sinasabi sa mga vlog ko. Pero ito, naging exception siya dahil maliliit lang yung mga kaso, o-order ka lang ni judge na umatend ka ng hearing. O pag hindi ka umatend ng hearing, yung arraignment mo, dun ka na iwawarant. O di back to basic ulit, pag hindi ka sumipot dun sa araw ng arraignment mo, ligwak ka, warrant ka. O, attorney, ito na ulit yung tanong. Attorney, nawarant na ko yung dinimanda ko. Attorney, nawarant daw ako, may warrant ako, hindi ako naka-attend ng arraignment. O, yan ang laging manong. Hindi ako naka-attend ng arraignment. Attorney, nawarant daw ako, pero hindi pa ako nahuhuli. Attorney, umatend ako ng arraignment nung dinimanda ko eh. Pero hindi siya sumipot. Nawarant siya, pinawarant siya. O, edi, hindi pa siya nahuhuli. O, di wala, nakawarant lang siya. Hindi na uusad yan. Hindi na kayo mapipre-trial, hindi kayo makakapag-trial kasi matutulog muna siya dahil pinawarant na muna siya ni judge.
Dahil hindi nga siya hindi pa siya naaarin eh. Paano tutuloy? Hindi nga sumipot sa arin. Ay na, mayo na tayo ha. O, kumpay na to. At least ka man. Basta hindi pa nahuhuli, hindi pa naaresto, hindi pa sumusuko yung accused. Okay? Buhay lang lagi yung kaso. Nandyan lang lagi sa korte. Ha? Ano muna yan? Magre-relax lang muna yan. Okay? Okay. So, salamat po sa pakikinig ha. Mag-ingat po sa labas. God bless. Ciao!